Welcome sa ating channel, ano? At dinilit ko yung unang videos nito, mga kaindoy, dahil marami tayong maling info. At saka nahirapan ako mag-edit, ano? Dahil cellphone lang ang gamit natin. Mahirap kasi mag-edit ng videos pag cellphone lang. Mas maganda pag may laptop, ano, mga kaindoy. Madali ma-edit yung videos dun. Kaya dinilit na lang natin yung unang in-upload ko nito at inulit ko na lang, mga kaintoy, dahil ayaw ko naman magbigay ng mga maling information, ha, mga kaintoy, para kasi mahirap pagkamali kung ano yung mga kasaysayan, mga history ng mga bawat bansa, na mga kaintoy, pangit kasi pag nagkamali, maliligaw ka. So yun, mga kaintoy, ulitin na lang natin. Ito yung 5 piso na may pinakamaeksing taon na ginamit. Ito yung 5 pisong barya, ha, mga kaintoy. Galing 1991 hanggang 1994 lang siya ginamit. So yung mga una kasi, mga papel, ha, mga kaintoy, yung mga 5 piso na yun. Tapos nung time of Marcos, ang Filipino series, 5 pisong papel din yon. Sumunod, ang bagong lipunan series na papel, 5 piso. Papel, 5 piso yun, ha. Tapos nun, panahon pa rin ni Marcos, pinalitan na ng barya. Di ko alam kung papel o barya na yung nauna. Yung papel nga nauna nun. Ang bagong lipunan na papel na 5 piso, tapos pinalitan ng 5 pisong barya na. 1975 ang bagong lipunan, ha? Yun yung pinakaunang 5 pisong barya ng Pilipinas. Ang bagong lipunan, panahon ni Marcos. So, pagdating kay Cory, pinalitan din ng papel, binalik yung papel na 5 piso. Kasamaan nyo ng 10 piso, ha, mga kaintoy, na papel din. So, tinabi natin siya. Maganda rin kasing kuliktahin itong mga kaintoy, dahil ito yung bariyang 5 piso na may pinakamaiksing taon na ginamit. So, magaganda pang condition. Brilliant uncirculated. Hindi siya, kukunti lang ang nakahawak sa kanya na tao. May mga ilang gasgas din, pero yan ay galing na sa pag-release ng Bangko Sentral. May mahal nito, mga kaintoy, yung year na 1994. Ipapakita ko mamaya kung ano yung mahal na 5 piso. Yun po ay nagkakalaga ng 5,000 hanggang 7,000. Pag maganda ang condition at kumpleto. May lagayan na galing BSP at may kuwa. Ang 5 pisong ito, mga kaintoy, kung gaya lang sa Amerika na kahit maliit na error ay pinapahalaga nila, may error ito. Kaya lang, sa dito kasi sa atin, pag hindi talaga maganda yung pagka-error, ay baliwala yan, mga kaintoy. So kung makikita nyo, meron siyang sumobrang ano dito sa may kwelyo ni Emilio Aguinaldo, at meron din siyang parang nagkaroon ng guhit sa may noo. Yan, error na sana yan, mga kaintoy. Kaya lang, yung mga ganyang error ay walang value talaga, no? Para sa mga, pero yung sa mga mahihilig ng error, mga kaintoy, para sa kanila may value talaga yan. Dahil yan po ay error po. Kung ano yung talaga, error yan, mga kaintoy. So ang 5 pisong ito ay si Emilio Aguinaldo, ang first president ng bansang Pilipinas, sa mga kaintoy, under US. So nagkaroon tayo ng presidente noon nung time year 1903, si Emilio Aguinaldo. Pero under ng US ang Pilipinas noon. So yung likod ay bulaklak ng pambansang puno ng Pilipinas, Nara. Yun yung pambansang puno ng Pilipinas, Nara, ha? Scientific name kasi yung nakalagay. Medyo nahirapan tayong basahin. Medyo nahirapan ang basahin yan. Scientific name yan ng Nara.
At pagdating ng 1995, binalitan na siya ng bagong design. Ito kasi medyo makapal. Nung pagdating ng 1995, pinanipisan na siya at binago na yung design sa likod. Logo na ng Bangko Sentral yung nakalagay nun. So, from 1995 hanggang 2017, yung 5 pisong pinalit dito. So, maganda siyang kuliktahin. Maganda ito kuliktahin dahil siya yung 5 piso na may pinakamaiksing taon na ginamit. Pero hindi ko siya masabing rare dahil napaka-common lang din ito. At mura lang siya. So yung mahal mga kahintoy na nagkakalaga ng 5,000 hanggang 7,000 ay yung year na 1994. At ipakita natin sa video yung picture ng 5 pisong yon na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 7,000. Year 1994. So kung makikita nyo mga kahintoy, yan po ay isang commemorative coins noong 1994, Litty Golf Landing. So konti lang ang ginawa niyan, yan po ay rare ha mga kahintoy, yan po ay rare. Yan po ang mahal na 5 piso. Ha mga kahintoy, tingnan niyo po mabuti yung picture na yan, baka mayroong kayo. So yun mga kahintoy, muli nagpapasalamat tayo sa ating mga subscriber, sa mga viewers, at sa mga manonood pa lang ha mga kahintoy. Maraming salamat po. Happy April Fools.